dahil pa kasi rin, di ba, ang pinal na talaga na yun ang pipili yung maging mga binata. So, ayun yung pinapagp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 ap
Amici is known for casual Italian food, and Father Colombo was able to really start that. I'm Paolo Moran, I'm the executive chef of Amici. It started off as a cafeteria, and of course he wanted to just cook what he knew. So being an Italian himself, he shared Italian food with the people of Don Bosco. There were a lot of dishes actually that were from Father Colombo himself. Of course, I don't want to take away from his legacy. I actually want to continue on from there. For me, it's all about finding dishes that would work with the original menu, plus marry also some new innovation, some new ideas. So when I come up with new dishes, I try to make something. I try to make something that I think family and friends will like. For the seafood Diablo, it's a very simple dish, but I think it fits the casualness of Amici, plus I add a personal touch of going a little extra spicy, just so that it's something that people can also enjoy the same way that I do. The Il Supremo is kind of, I guess it's like a lot of the dishes that I wanted to come up with originally. It's a marrying of Italian and Filipino culture together. And that's what Amici is. Hello, Coach Aris. Hello, Coach Aris. Good evening. Kumusta na? Nandiyan ka ba, Coach Aris? Ayun, oh. Good evening, partner. Good evening, Football Life. Ayan. Good evening! Medyo hinabol ko yung pagkain. Ah, galing ka ba? Malakas tayo. Galing ka ba sa school? Kaya tapos pa naman medyo doon sa rehearsal ng iyong napakagandang vlog. You know? You know? Siyempre, support tayo dyan, no? And again, good evening po sa inyong lahat, sa aming mga supporters and viewers, no? Dito sa Football Life. Good evening po sa inyo, no? At grabe, yung ating guest ngayon, no, ay coming all the way from Visayas, partner, no? From Visayas at Iloilo. Iloilo, yes, no? At current Golden Ball, o ika nga MVP, no, ng ating yes liga. Ayan, so hindi pa ako naka-share. Oh, share-share na po tayo, no? Share para muna tayo panood sa ating guest ngayon, no? At syempre, ito ay coming from the football capital of the Philippines, no? Sabi nga natin yung sa Iloilo, no? Ay mga ito na yung mga sumusunod, partner, kay Chiffy Caligdong. Ayan. So saka Ian, kila Ian Araneta, ayan. And of course, yung mga rising stars pa diyan sa area na yan, no? And of course, coming from the recent or current champion ng ating Copa Paulino Alcantara 2021. Ayan. So partner, sila yung magre-represent ba ng cup natin, no? Definitely, no? Sa cup.
No, yung qualifier sa AFC. Yes, yes. Yung maganda rin dito ano kasi siya yung isa sa kumbaga homegrown. Yeah. Yung laking probinsya. So maganda rito talaga yung ikukuwento niya. Ano naman yung pinagkaiba sa mga previous na guests natin? 'Di ba? Or baka common nga eh. Yes. Yung mga kwento nila na nakaka-inspire. Kumbaga yung simula nila sa pagmamahal sa football, baka pareho lang. And yun yung pupulutin natin, yun rin yung tatanungin natin. Paano ba yung paglaki ano bago siya naging ganito na bago siya naging nakikita player. Natin. Yes. Ay maganda doon partner no. Syempre yung area na to na Iloilo talaga ang daming magagaling na players no na napoproduce and pupunta dito sa Manila no para maka-avail ng scholarship. And nandiyan na yung iba-ibang schools from UAAP, NCAA na nakikater yung kanilang football program. So maganda rin nating tanungin, no, ano ba talaga yung meron pa dyan? No, ano ba talaga yung ambience? No, ika nga natin, malamang sabi nga natin, paulit-ulit naman na marami tayong nakausap dito. No? Pero baka meron tayong mapulot-ulit na bago dito sa ating guest. No? Again, papasukin na natin, no, ang ating reigning MVP or Golden Ball. Jovin Bedik from Iloilo. Ayan. Admit na natin. So ito, nagpapasalamat tayo kay Jovin, no? Kasi pinagbigyan niya tayo dito sa football life. So ayan, kapapasok lang niya, no? Again, good evening po sa mga viewers natin. Yung mga kasama natin dyan. Ayun! Yun. Good evening, Jovin. Pogi ang MVP natin. Good evening, coach. Good evening. Good evening. Parang ano lang ah, rapper ah. Lamig eh. Lamig ba? Malamig ba dyan? Umulan ba dyan, Jovin? Kanina, pero ngayon, nasa, ano kasi ako, nasa room. Ah, okay. Yun. So, again, thank you very much, no, Jovin, pagbibigay mo ng time dito sa Football Life, sabi ni Coach Aris, no? At syempre ito, na nabuo naman tong Football Life dahil sa pandemyang ito. I don't know kung may idea ka, Jovin, no? At ito, ginagawa namin tong Football Life para kilalanin yung mga football players, no? Yung mga coaches, pati mga referees din, saka mga stakeholders pagdating sa football, no? At the same time, ayan, katulad mo, no? At makilala rin yung mga players at saka mga coaches na hindi naman talaga sikat pero may mga contribution pagdating sa football. Ayan. Yun. Yung nasa Iloilo ka ba, Jovin? Yes, so nasa hotel pa. Nagka-quarantine ng ilang days. Yes. Pala. Ilang araw yan? Nung 26 pa ko. 14 days ba yan? Ano lang naman? Mga 6, mga ganun. Basta sa city lang. Okay. Gusto mo nang umuwi doon sa bahay niyo or magstay diyan? Kasi tuturuan kita ng ano, technique. Miss na yung family and nag-ano naman kami, nag-video call naman kami kanina. So, 'yan siguro nanonood niyo sila ngayon. 'Yun. Ayun, so siguro partner, ipa-shoutout na natin si Jovin doon sa mga fans, saka sa mga Kaya FC Iloilo fans din na nandiyan. And of course, dyan sa Iloilo at saka mga relatives mo. Yes, good evening sa lahat ng sumusubaybay sa show niyo, Coach. And sa Hobon Fair, sa Kaya Iloilo, and sa Bidik family, and sa lahat ng mga taga Barotac Nuevo, and sa especially sa Ilaya Poblacion, sa barangay namin. Yun! So, ikaw mismo ano nagbanggit patungkol sa pamilya. Yun siguro yung simulan natin na mag-share ka kung gaano kahalaga ang family mo. Mayroon ba siyang nagli-link kung bakit ka napasok sa football? And then yun, kung gusto mo pa ring sundin yung payo ko ano para tumagal ka sa hotel,
Meron akong ituturo na paraan. Libre naman, wala kang gagastusin. Message na lang, coach, message. Oh, i-chat na lang kita, no? Biro lang 'yon, biro lang, pero pwede na rin. Oh. Pinapatagal ko lang para maka-share ano yung mga ibang mga ano natin para pag sinimulan mo kasing magkwento dito, at least mas maraming bata na at least makaka rinig kung ano yung kwentong buhay mo, ano, bago ka naging ikaw ngayon na tinitingala ng maraming Filipino football players, players, coaches, and even outside, ano, yung mga nasa labas. So siguro kung may idea ka yung podcast namin, ano, yung pinakasimula parate ay babalik sa kabataan, kaya tinanong namin yung family kung meron siyang linkage ano with the football, kasi karamihan sa Iloilo yung tito, yung tatay, yung kuya, mga ganun. So siguro hayaan na natin si Joven, ano, i-share mo kung bakit ka napunta sa football. Ano, mag-rewind ulit tayo. Ako, so hanggang kaya mong i-rewind, no, Jovin, kung hanggang kaya mong i-refresh sa utak mo kung paano ka napunta sa football. Okay, coach. Bale, sa football sa Barotac Nuevo, yun talaga yung religion ng tao doon. Kasi nga, tinawag nga na football capital ng Pilipinas, yung Barotac. Kasi maraming mga players yung nandun, like Chief Kaligdong, Ian Araneta, Ante Barsales, Ruben Doctora. Yun talaga yung number one sport namin sa Barotac. So, bata ka pa. And yung tatay ko din, coach ko din sa football. E, naging national team din siya before and nakapasok sa Army. So siya nagturo sa amin ng kapatid ko na maglaro ng football. And kahit na hindi mo nasabihin sa Barotac, pag sabihin na punta ka ng plaza, alam na alam mo na talaga kung ano yung sport doon. Kasi malapit lang sa barangay namin yung plaza, football talaga yung mga tao doon. And nung elementary ako, yung tatay ko talaga yung NC coach Leo Betita, silang dalawa talaga yung utak ng mga kabataan sa football sa elementary, kaya nadidevelop kaagad yung mga players papuntang high school. So when nung grade 3 pa lang ako, sinali na nila ako sa regional and palarong pambansa hanggang grade 6, kaya medyo yung exposure ko kahit bata pa ako mas maganda. And nung high school, napunta ako sa St. Paul's School sa Barotac Nuevo. Kinuha din ako ng coach doon para maglaro sa kanila and makatulong din sa tuition ko yung paglalaro ko ng football. And yun nga, natapos ako ng nung third year ata yung kapatid ko. Yun talaga yung idolo ko dati kasi mas mabilis, mas malakas. Kaso nga lang na injured na ano yung leg niya. So yun, ngayon nasa Canada na siya, nagtatrabaho na siya ngayon doon. So yun naman yung sumusuporta naman sa amin ngayon. And nung after ng high school, pumunta akong maraming mga universities, mga colleges sa Manila, sa Bacolod. Maraming nag-offer kahit sa Iloilo. Kaso, and yung Bacolod talaga, medyo mas marami silang nabibigay sa'yo. Yung allowances every week. Yung nakaka-uwi ako ng Iloilo, ng Barotac. So, mas malaking bagay kasi sa atin, mga Pilipino yung family. So, pinili ko yung mas malapit kaysa sa Manila na mag-isa lang ako. So, yun. Yung coach namin doon, si Norman Figuedero, siya din naging coach namin ng Pachanga
FC sa Manila. So doon talaga nag-start na nakapunta kami ng Manila, na-expose sa UFL, second division pa noon. And nag-champion kami doon. Tapos nag-offer ulit yung Pachanga de Liman, binili ng Pachanga de Liman yung team. And nakip kami doon nila Canedo. After noon, medyo hindi na maging naging maganda yung career ko doon kasi nga medyo mababa lang yung mga sahod kasi pa-start pa lang. And yun, nag-stop na talaga ako ng football noon. Gusto ko nang bumalik sa probinsya para na lang kung ano man pwede maitulong ko sa family ko. But nung bumalik naman ako sa probinsya, nakita ko na nahihirapan yung family ko, yung buhay sa probinsya iba. Kaya tinawagan ako ni Paul Tolentino na kung pwede ako mag-try out sa kanila. And halos out of shape talaga ako nun. Hindi ako makapaniwala na makakabalik pa ako. But yun nga, pagtawag niya sa akin, sabi niya na kung pwede ako mag-try out sa kanila, sa kaya. And sabi ko sa kanya, isang training lang kasi kung hindi ako makuha, babalik na lang ako talaga ng Barotac. And kung ano man yung gagawin ko, it's either mag-aral ako ulit or what. So after noon, nakascore ako ng 4 or 5 goals ata sa first training namin, 11v11. And yung coach, syempre, Australian, si David Perkovic, sabi niya, kailangan pa daw niya ng 1 or 2 weeks para mas makapakita pa ako. And sinabi ko sa Manila kay Paul na hindi ko na kaya, uwi na talaga ako. So, sabi niya, hindi, isa-sign kita, ganun. And yun, dun bumalik yung passion ko ulit for football. Nag-start ako dun 2014. Tapos, yun, nabigyan naman ako ng break ng kaya hanggang ito nga, yung pinakamalaking break nung 2018 na lumipat kami sa Iloilo. So alam naman natin pag nasa Iloilo ka, yung suporta ng mga football fans iba, lalong-lalo na sa Barotac if doon maglaro. So doon naman gumalik yung talaga yung parang, ewan ko kung anong meron doon sa Iloilo. Para mabalik yung kung sigla mo or yung passion mo ulit sa football. And yun nga, naging champion kami ng Copa. Kami nila, si Chris Greatwich, yung coach namin noon. Yun yung first talaga na competition na talagang hindi ko makalimutan kasi nga ako naka-score sa finals and nakabalik kami sa AFC. Kaya malaking bagay talaga yon sa akin, yung Copa. Kasi nga, yung si Paulino Alcantara nga, from Iloilo din. So, every year, parang yung target is talagang makuha yung trophy every year. Then ito, hanggang ngayon, nakuha ko nga ng second trophy namin ulit sa Copa. And nakuha na mas maganda ngayon para sa akin kasi nga nakuha ko yung MVP award. Yun, coach. Yun! Ang ganda ng kwento, Coach Aris. Parang gusto ko rin makinig na hayaan natin si Jovin ni kwento, no? Tapos, biruin mo, Coach Aris, hindi natin alam yun. Hindi tayo aware na ganun pala yung sitwasyon ni Jovin, di ba? Na munti ka nang umuwi ulit. Di, parang college lang ba na ayoko na mag-aral, balik na ako ng probinsya ko. Yung parang ganun, biro mo, nasa professional level na. Pero gusto kong pag-usapan yung point na ano, no? Nag-decide siya na sa province maglaro kasi karamihan sa mga nagtuloy-tuloy ano, tapos outstanding doon sa professional level ay talagang they decided na sa Manila yung exposure nila. Pero ito, siya kasi hindi yung usual na you go to Manila, you play for NCAA, UAAP, and then doon ka na mag-boom. Parang doon na
doon na aangat yung playing mo. Like si Menzi, ano, yung teammate mo kasi, galing dito, pero doon naman talaga sa FEU na develop talaga. Mm. Dito lang siya nagsimula, pero doon yung starting point, lahat ng natutunan niya mostly doon talaga. So unlike ikaw na talaga sa probinsya, yun yung gusto kong ano, no, balikan, kasi produkto ng DepEd palaro to eh. Yes, oo. Pero syempre bago natin siyang tanungin ulit partner doon, maganda siguro ibigay na natin yung yes. game natin dito, Jovin, no? Dito kakaiba to sa mga podcast din na malamang naakinan mo na, no? Kaya ito eh, kulitan lang naman, kwentuhan lang, no? Meron kaming game dito ni Coach Aris dito sa Football Life, yung The Coaching Eye. No, yung mga viewers natin diyan na nanonood right now, pwede kayong manghula, no, nung kwentong ka-look-alike ni Jovin. Ayan. So, marami kaming research ni Coach Aris dito eh. Nagingi kami, tatanong-tanong kami, sino ba tong kahawig nitong poging player ng Kaya FC? Ayan. So, magbibigay si Coach Aris ng clue, no, para mahulaan ng mga viewers natin, no? And makakakuha kayo ng gift certificate coming from Amici, no, by guessing it right. Yeah, no. Of course, thank you very much kay Sir Danny Moran as always. Yun. So, siguro tatlong clues muna, ano, dito sa look alike. Pag ikaw mismo, Jovin, yung nakahula, ano, pagbalik mo ng Manila, pwede mong gamitin yung gift certificate. Yes. Para may pangkain ka or pang-date ka, ano? Kasi yes, sayang work, naman, sayang naman. Oo, sayang. Kaya ikaw na yung dapat makahula nito. So, ang napili ng Football Life, ano? Si ito yung nagsabi sa akin eh. Kilala mo ba yan? Yung goalkeeper na yan? Si si Nelson Gasik yan. Gasik. Oh, ang pinili ng Football Life na ka-look-alike mo ay isang Filipino actor. Tapos sumikat siya noong 1990s. Tapos sabihin ko ba yung asawa niya or mamaya? Wag yung huli ang asawa. Ano ito? Naging heartthrob talaga ito ng mga kababaihan. Siguro yung batch ng tatay mo, hindi yung generation niyo. Ayan, oh, nanghula agad si Wilfredo Bermejo. Date Beckham daw. Nasa Pilipinas, Coach, ano Waling. Nasa Pilipinas yung hulaan mo. Oh. Oh, so anyway, hanggang sa bago tayo magtapos, doon natin sasabihin ano, yung ka-look-alike ni Jovin na pinili ng Football Life. Alam natin, poging-pogi, marami siyang ka-look-alike, pero ayaw namin yung madali, ano? Si David Beckham agad, dito tayo sa Pilipinas muna. Sa Pilipinas muna. Oh, ayan, no, very active. Oh, mamaya, sige, reserve mo yung paghula mo, ano, Waling, ha? Kailangan, tama. Ayan, so, ayan yung game natin dito, Jovin, no? Siyempre, para katuwaan dun sa mga viewers natin. And of course, sa'yo na guest namin, no? Kung mahuhulaan mo. May idea ka na ba? Pero kung may idea ka na, mamaya mo na sagutin sa last part natin. Ayan. Yes. So, yung binanggit ko, ano? Gusto kong makuha rin kasi karamihan rin sa mga provincial players natin na nanggaling sa palaro tapos hindi tinuloy ano sa college. Ngayon tanungin natin si Juven kung mabalikan mo yung experience mo sa palarong pambansa, sino yung coach mo, naabutan mo ba si Coach Subo doon or ibang yes. ibang siya rin yes. ba yung coach mo? Nung mga third year siya yung coach namin. But nung graduating ako sa St. Paul, si Mr. Glenn Sasson naman. And kinuha nila yung tatay ko na mag-train sa amin. Kahit nasa elementary yung tatay ko. Kinuha nila dahil most of the players naman sa high school galing sa kanya. So malaking bagay din sa amin yun, yung training niya and familiarity niya sa mga players.
So nung palarong pambansa is nasa Cotabato kami noon. Bale, first game namin NCR agad. So kailangan naming manalo kasi yung mahirap sa palarong pambansa is kailangan mag twice to beat pag natalo ka. So na 2-0 kami agad ng NCR. Sobrang anlalaki ng mga players nila. Nakalimutan ko yung mga pangalan pero yun na, napakahirap na... Nakakalaro mo pa rin ba yung mga nasa NCR na yon? Ngayon? Hindi na? Hindi ko na naalala sila eh. yun ang mahirap, no? Nasa... Ang dami kasi. Pero yun, after nun, first game, talo kami agad. Tapos nag-hard labor kami. Kailangan namin sunod-sunod yung mga games nun eh. Tapos napakahirap doon is nung kailangan namin manalo nung morning, 7 a.m. Tapos may laro kami ng 1 p.m. Oh, kalaban naman yung NCR championship pero kailangan twice to beat sila. So abang kami kakatapos na namin ng game. So papahinga sila nandiyan na. Nagwa-warm up na kami, pawis pa rin sa nakakatapos lang ng game na yon. Kasi yung magagaling yung mga players na yun sa Mindanao galing. Sabi nila if makascore kami ng 3-0 first half, parang ibibigay na lang nila sa amin kasi kawawa naman kami. 3 games kailangan naming panalunin para maging champion. Pero hanggang last minute ng sa second half, doon lang ako naka-goal ng free kick na 1-0 lang kaya sobrang hirap nung game talaga na yun. And yun nga, nag-warm up na yung NCR kami, nagpapahinga pa lang. Tapos yun, wala nang stretching na lang and yun na, maglalaro na naman kami. Yung maganda lang doon is yung fighting spirit talaga ng mga Barotac nuns kasi first game namin sa championship sa kanila. Natalo namin sila 2-1. So, sila, gutom pa rin. Kami, wala pa kaming kain. Sabi namin, kailangan na namin mag-give up coach. Ganito, sa tatay ko. Siyempre, dati yung coaching style ng mga coaches, di ba? Pwede kang murahin or batukan. Okay lang eh. Diba? Ngayon medyo hindi na pwede marireklamo ka na. But yung tatay ko kasi ganun, yung mga players, nire-respeto siya kasi most of the players nga alam niya na yung playing style and yung tao. Oh, so yun, nag-chocolate lang kami bago maglaro ulit ng second game sa kanila, yung final talaga. So nanalo, nag-penalty pa ako coach mga sa second half siguro. Eh hindi pa nga tapos yung game, umiyak na yung mga kasama ko. Eh hindi ako naka-goal coach. 0-0 pa rin. 'Yun, parang umiyak sila pero umatras, dumedepensa ulit yung mga kasama ko. So sabi ko sorry talaga. Tapos 'yun, pagka after ng mga may mga golden goal pa yung dati, 'di ba? So 'yun, after naka-goal kami mga 93 na, mga ganon. Tapos nag-golden goal, doon na nakaanda kami naka-goal. Ayun talaga yung pinaka-the best feeling lagi sa player na yung galing sa hirap, tapos nakuha mo lahat. Kaya yung mga taga-NCR na yun, sinasabi nila na believe sila sa amin kasi kahit maliliit lang kami na kaya namin silang lahat. So yun, after nun, dami na kinakausap ako after nung palaro na yon. And yun nga, nag-decide ako sa Bacolod na maglaro. Yung yun, yung moment na yun, Jovin, no, sabi mo nga, di ba, yung kalaban mo, mga nasa Manila, na sabi mo, malalaki, di ba? Pero isang factor din yun na nag-choose ka rin na pumunta ka dyan sa Bacolod, sabi mo, malapit sa pamilya mo. Pero siguro, i-share mo nga, ano yung meron bang binigay na ano yung motivation na sinasabi ng father mo? No, baka merong element doon aside doon sabi mo nga mura or medyo tapik-tapik ng kaunti na para mapush kayo against doon sa NCR team na yan.
Siguro nga yung tatayo kasi medyo discipline niya kasi iba talaga pag nasa players na niya eh. Kasi nung elementary tapos nung high school, alam niya halos lahat ng mga players sa Barotac. So yun din, every time sinasabi niya sa amin na kayang-kaya niyo yan kasi kung skill lang naman and yung fighting spirit, mas iba yung sa atin sa Barotac and sa Iloilo. So yun sinasabi niya lagi na never give up lang, kahit anuman mangyari, proud pa rin ako sa inyo, ganun. So binibigay din namin talaga yung best namin kasi ayaw namin masayang na nung elementary siya pa siya, tapos hanggang high school kahit hindi niya na kailangan magturo, tinulungan niya pa rin kami para makuha yung championship na yun. Ganda. Ako ano, yung NCR kasi ano, pagdating sa mga youth level. Well, Jovin, ano, kami ni Coach Mike, humawak rin kami ng NCR team, ano, sa hindi lang sa palaro. Ako, under 19 noon, nung nasa Ateneo pa ako, yung hawak ko yung NCR under 19 noon. Pero yung grupo nila, Unsing ito, yung mga, ang ginawa ko, pinili ko yung mga galing rin sa probinsya, hinalo ko yung San Beda, FEU, Ateneo. So nag-compete kami doon. Ang kalaro namin, sila Coach Subo nga, puro, sabi niya, parang Iloilo versus Iloilo tong laro ah. Kasi, syempre, selection yung sa akin. Sa kanya, puro na Iloilo under 19 na players. So, yung kwento mo, ano, nakaka-relate kami ni Coach Mike kasi yung ginawa nyo, naisipin nyo, twice to beat, twice beaten. Lately ba yung approach ng father mo, kasi yung father mo nasa military, tapos yung coaching approach niya talagang pinukpok kayo siguro. Well, ang maganda roon, hawak niya from elementary to high school. Medyo yun yung nawawala eh. Even si yung mga ibang taga Iloilo, sabi nila parang nawawala yung dati na Ilonggo na puso pagdating sa youth level. Ikaw ba sa tingin mo yun yung nawawala na hindi sila makasabay ngayon sa ano? Sa ito, hindi sa ano ha, sa youth level tayo. Kasi ikaw mismo nagsabi na bawal na ngayon kasi yung sumigaw, magmura or manakit ng ano. So ikaw mismo, kasi tagadong ka, sa tingin mo, ganun ba yung kulang kaya hindi na gaanong kataas yung level ng Iloilo pagdating sa ano? Yung problema lang kasi doon is yung programa. Walang programa. Yung mga players doon, yun lang, nag-stick lang sila sa laro everyday sa plaza, ganun lang. Walang programa para sa youth level. So, yun nga sana yung kung mabigyan nga ng chance, yun yung magandang gawin sa Iloilo kasi nga dati naman nakaka-provide tayo ng mga best players sa Pilipinas galing sa Iloilo. So yun sana yung gusto kong mangyari. And yun din yung kaya, gusto rin naman dati na gumawa ng academy nga sa Iloilo kaso nga nag-pandemic. Kaya yun yung pinakamahirap ngayon. Yun lang yung sa akin, sana mas ma-develop yung mga programa sa Iloilo, yung mga bata mabigyan ng chance kasi napakahirap sa probinsya pag hindi ka makilala. Kasi alangan naman kukuha pa sa probinsya ng mga players kung meron naman dito sa Manila. Yun naman yung sa akin. So lucky lang kami na yung iba kami na mga players na nabigyan talaga ng chance and na mapakita yung talent na sa probinsya galing. Yun lang. So Jovin, madugtong ko lang doon, no? Kasi sabi mo, considering na football capital of the Philippines yung Barotac, pero nabanggit mo na na hindi yung programa eh, hindi pa rin ganun ka-establish, no? So
So, ibig sabihin, marami pa talagang room na parang ayusin doon sa area. Kasi, so, masasabi mong nandun pa rin sa stage na more on games yung ginagawa doon sa area ninyo? More on laro-laro lang talaga, walang proper coaching, or ilan-ilan lang sila? After nga ng pandemic, yung tatay ko nga nagpahinga din. Bawal din makaturo sa mga bata. So, yung tatay ko, kahit walang bayad dyan, gusto niyang maturuan pa rin yung mga bata. Eh, nung nag-pandemic, medyo nahirapan nga siya. And yung programa naman, mahirap kasi yung meron ka nagpapaliga, one-day tournament, ganun lang. Hindi dapat ganun eh. Kung pwede sana, tuloy-tuloy yung programa nila from, like dati, merong training center sa Barotac. Yun yung nahirapan din kami na mga bata kasi kinuha kami sa buong Pilipinas para doon magstay, youth level i-develop kami kasi Germany yung tumulong sa amin doon sa training center for 2 years, complete set, lagi ng uniform, shoes every month, allowances, pinagpa-aral kami. Hindi ko alam kasi minsan kasi may mga tao talaga na gusto nila sila lang yung maka-benefit kasi. Yun din yung mahirap sa tao. So, nawala yung training center na para sana yun sa bata. And siguro kung nagtuloy-tuloy sana yun, hanggang ngayon meron pa din. Siguro marami ng mga players sa Iloilo na nasa ibang bansa naglalaro and nakakapagbigay pa sa atin ng yung honor nga sa country and yun sa lugar namin. Yun. Kasi yung situation nyo, bali naging produkto ka rin pala, Jovin, ng training center. No? Yes, so. So, ano yun? Anong taon yan, Jovin, kung ma-remember mo? Elementary. Nakalimutan ko yung taon eh. But grade 4 ata ko. Okay. Mga ganon. Grade 4, grade 5. Sila nandun din yun. Sila Ansing. Sila din. Nandun din. Yung mga players kinuha rin lahat. Talaga gusto talaga yung develop. Like Vietnam ngayon, di ba? Meron na rin silang ganon. Parang Germany din ata yung nagsisponsor sa kanila. Yun din, lagi nating naririnig yung parang ugot ng mga galing province. Ngayon, gusto kong i-shout out, naalala ko kasi minention ni Jovin yung volunteerism ng father niya. And marami tayong mga coaches also na willing to work kahit walang sahod, pero because of the passion, because we wanted to share, 'di ba? And karamihan yung mga provinces naman na nag-excel, yung number of volunteer coaches ay mas mataas doon. So sinasabi natin 'yon kasi doon siguro sa Iloilo, sa Barotac, maraming mga nagvo-volunteer, yung mga former national players, sila mismo yung nag-share sa mga bata. Kaya ganun ngayon. Shout out ko si Coach Gatan, yung kasama ko, isang volunteer din yan na parent. Yun, no? Tumutulong sa team namin dito sa Cordillera. Tapos meron dito ang comment sure. Si Mona Rea. Mona Rea. Okay, sabi niya mas motivated talaga ang players from the province, naniniwala na ang grassroots ang tamang simula at motivation para maganda yung program. Itong si Jovin mismo, sharing pa lang niya yung experience niya, bakit siya andito sa level na to. Isa siya sa top player ngayon sa Pilipinas sa generation na to. And yung sharing niya, ang dami ring parang question mark. Kung walang ganito, siguro wala siya. Kung hindi nangyari ito, di ba? Sabi nga niya kanina, yung one, pwede bang yung tryout ko saglit lang para makauwi ako? Yung mga ganun ba? Kung hindi siya pinagbigyan, edi wala na tayong Jovin ngayon. Jovin Bedi ngayon.
yun yung mga bagay ano na siguro tignan natin na hindi natin alam yung gagawin nating effort sa football team or sa programa kahit ikaw ay coach, parent or just a mere ano supporter ng sports program or politician, ang laking tulong pala. Kaya ang ganda nitong kinikwento ni Jovin, ano, yung academy, I think direction natin papunta doon, medyo mabagal lang kasi pupunta tayo sa professional. Ngayon, magandang balikan natin 'yon. Bakit mabagal kaya yung approach natin sa grassroots at youth at ngayon nakatutok tayo sa professional? So nagbe-benefit ngayon si Coach Jovin kasi maganda yung support ng federation sa professional level. Di ba, Coach Mike? So, yes. Pero katutok siguro, lahat. Pero siguro partner, na yung support nandoon sa professional level, pero minsan, nandun ba sa point talaga na pwedeng masabi ni Jovin kung mamaya siguro makapag-share siya kung sabi nga niya kanina, yung Division 2, dun siya nag, yun yung entry point niya eh. Division 2, Coach Ari. So, hindi siya agad nag-Division 1. Ibig sabihin, dinaanan talaga ni Jovin yung part na we're in kung merong Division 2, di ba? Kung merong pang Division 3 in the future, na we're in talagang merong step paakyat dun sa First Division. So maganda yun, Coach Aris, no? Ma-share niya ngayon yung about dun sa professional level. Yung gusto mo ba dun sa Pachanga? Oo, yun. Kasi anong, maganda dun part kasi na, parang gusto mong tanungin yung maliit na sahod ah. Yun ba yung... Hindi, isa rin yun partner. Oo, kasi syempre, actually, di ba nabanggit naman ni Jovin na kailangan, kumbaga sabi naman tayo, it's the reality of life, di ba Jovin? Kumbaga sabi nga yes, niya, yes. Yung pamilya niya ay umaasa rin doon. Di ba? Yun din yung sort, kumbaga, ang maganda nga dito Coach Aris, si Jovin, pinakita niya sa atin right now, yung character niya, na he's really doing it for his family also. Diba? Yun yung maganda doon, diba? Para sa pamilya niya yun. Kaya, yun yung nag-trigger sa kanya na kahit ganun kahirap, diba? Kung sabi nga niya, kung hindi pa rin ganun yung sweldo, di syempre, kailangan na, siguro maganda matingnan din natin yun, Coach Aris, diba? Kung in a size na, nabanggit na rin ni Jovin yun. So, ang tanong siguro dyan, kung mapunta tayo doon sa sharing mo, Jovin, ano na, parang, gustong-gusto ko talagang ibigay ang lahat. Yung sacrifice ko na iwan yung family, maglaro dito sa level na laro na to, pero hindi sapat yung sahod. I think, ano ba yung tumatakbo sa isip mo noon? Parang 50-50 ba na uwi na nga lang ako? Kasi kahit gusto kong maglaro, pero hindi pa rin siya sapat. Ganun ba yon? I think maraming Filipino players na ganun. Yung iba sa simula, okay lang, kahit walang sahod, pangkain lang. Pero abang tumatagal pala, hindi siya worth it. Okay? Ikaw, Jovin, nung bakit mo nasabi na parang kulang yung sahod dito? Yes, Coach. Siguro para sa akin, kasi kung probinsya naman yun, walang problema eh. Pero nasa Manila ka eh. Yung daily living mo dito every ano kailangan mong money every ano mo kahit sumakay ka lang doon kasi pwede ka walking distance lang lahat eh pwede kang mangingi ng pagkain sa kabilang bahay dito anong gagawin mo sa 'di ba and yun nga pupunta ka ng Manila for that amount tapos iwan mo nga yung family mo syempre parang nagsasakripisyo ka talaga para nga sa kanila pero at the end of the day wala kang makukuha. So okay lang 'yun pag halimbawa gusto mo lang talaga maglaro and kung may money kayo and yung gusto mong maglaro na bata ka pa kasi hindi mo pa 'yun nararamdaman but nasa age ka na ng nakakapag-isip ka na talaga ng about future. Then doon mo ma-realize na hindi pala pwede ito. Sana nagtrabaho na lang ako sa ganito. Kasi maraming mga players na magagaling. Kaso, yun na lang sasabihin nila. Magtatrabaho na lang ako sa ganitong kumpanya. Kasi nga, hindi naman nabibigay dito.
sa football. So, yun din yung nahihirapan yung mga local players, lalo na sila talaga yung mga local players. Ilang taon ka na, Jovin? 31. Okay, so yung age na yan, nasa parang peak, ano? Prime na yun. Peak na siya, hindi mo na alam, baka isang saglit, isang ano lang, biglang pabagsak na. Pero yes, we know na nasa peak ka ngayon ng career mo, yung maturity. Maganda yung point mo, ano? Karamihan, ganun. Yung gusto ko doon, okay lang na maglaro kasi may kaya ka. Yeah. Or yung, di ba? Sa Manila kasi, marami dyan. Kahit walang sahod, pero ano din kasi. Ba, pero nabanggit niya partner din yung ano eh. Yung, kumbaga yung bata ka pa, tapos gusto mo lang laro, okay lang yung itulang yung sweldo mo. Di ba? Actually, okay lang na, yun kasi nag-gain ka na exposure, experience. Pero yung yun. Stage siya kasi, yung stage ni Jovin ngayon, wala na siya dun sa portion na laro-laro lang yung habol niya. Kumbaga, sobra-sobra na sa laro eh. Kumbaga talagang nandun siya sa portion na we're in, he's thinking ahead na career na talaga. Kumbaga, ito na yun eh. Kumbaga, pang future na eh. Di ba? Pero right now, I think, Jovin, nung time na yon, I think UFL, ano? Isang objective kasi ng PFL talaga is to make sure na mapangalagaan yung mga atleta ng mga players. Kasi during the UFL time, kahit maganda yung laro kasi maraming teams, maraming natutulungan, pero marami ring underpaid or not paid, di ba? Pero right now sa PFL approach na kakaunti lang, lahat kayo meron na. So yun ba yung parang big difference, Jovin, na sa tingin mo maganda itong PFL ngayon kasi secured kayo? Unlike before, may mga players, ano? I think na-tackle rin namin dito yung global issue na yon na hindi nasahuran. So parang lesson natin yon. This time, meron tayong ginawa. Ngayon ba, wala ka nang naririnig sa PFL football community na issue? Hindi ko alam sa iba, but sa amin naman na napakaganda naman ng programa ng Kaya, and napatunayan naman ng Kaya yan for 25 years. So wala akong question dun sa club. Hindi ko alam yung iba kasi hindi naman ako nagtatanong nga sa coaches or sa management ng iba. So wala naman, yun lang sa akin. Wala naman Jovin umiiyak sa'yo. Like, Jovin, dito, hindi ako biniyara dito. Ito, manit sa amin. Yung mga kababayan ba dyan? Siyempre, mga naglalaro rin sa pro, di ba, na nasa ibang team. Wala naman ganun. Wala naman. Wala naman tayong ganong naririnig. But yung sa amin is maganda yung pamalakad ng Kaya. Actually, yun yung point doon. Actually, narinig ko to, Coach Aris, doon sa inyo, sa Kaya, na talagang may certain na level na ito lang yung ibibigay sa inyo, no? Na yung salary nyo, kumbaga ganyan. So, saktong-sakto yung nabanggit mo yun, Jovin, kasi papunta na tayo doon sa halftime game, no? Yung pinakita ni Coach Aris na to. Yung halftime game kasi natin, no? Mag-uusap tayo doon, mga real talk talaga, I mean, about ito, yung situation mo dyan sa PFL. And of course, pag-uusapan din natin dyan yung setup mo nung naglaro ka ngayon sa AFC, Coach Aris. Pwede nating ipakwento din kay Jovin yung kanyang experience, no? Naglaro ka ngayon dun sa first game mo abroad, diba? Yung bago dun sa abroad, yung gusto ko, yung unang Paulinto eh. Paulino Alcantara tournament na, kumbaga, siya yung winning goal. Kumbaga, tanungin nga natin kung parang natingin mo ba yun yung parang nag-jump start sa pagiging stardom mo dito sa Pilipinas, kasi nakilala ka na buong ano eh, parang bukang bibig yung pangalan mo sa lahat na ng social media doon sa football community nung ikaw yung ano. So simulan mo nga doon bago ka tumalon doon sa first international tournament. So pero Coach Aris, magko-commercial muna tayo bago natin. Oh, sige, sige. So Jovin, pwede ka muna mag-water break, no? Or kung kailangan mo mag-CR, no? Mga 1 minute lang naman 'to para
may time ka rin makaano. Yes. Okay? So yung mga viewers din na papasok mamaya sa second half natin, pwede kayong magtanong kay Jovin, ano? Yes. 30 seconds commercial break muna tayo. Okay. Hello guys. Alam ko marami sa inyo na hanap ng pagkakitaan kahit yung sa bahay namin. Yung mga sa inyo, nagtatanda sa mga kaibigan o sa mga anak. Or kahit sa online, yan ang nahanap. Isa lang ang tanong ko. Gusto mo ba kumita ng up to 60,000 pesos a month kahit sa bahay ka lang? Tara! Mag-food business ka na. Mag-showmaking online franchise business ka na. Dito, magkakaroon ka ng sisilibong SK Shopping kung saan makaka-order ang mga customers. Pangalawa, bukod sa si SK ka na, meron ka kapaanan yung food court franchise concepts sa pwede mong i-offer. Kagaya na, Bori Wanda, Mama Box, Putili King, Noodle House, Burger Factory, at Shokawa King. Sa simpleng cellphone na Wi-Fi, may negosyo ka na. Oh, ano nang hinihintay mo? Be a Showmaking Online Franchisee na. Sa mga viewers namin dyan, no? Thank you very much for staying na dito tayo sa halftime. So, shout out sa mga viewers natin, sila Mamona, Rhea, June Puso. Ayan, good evening coaches, regards to Bedik, no? Pride of Ilonggo. Ayan, so kilala mo yan, Jovin, no? Si Coach June Puso nanonood sa atin. Ayan, of course, sabi ni Lanelin Araneta is watching from Ilaya Pop. Ayan. And of course, si Coach Waling. Ayan. So, yon Coach Aris. Go. Yung dalawang body ko, shout out ko, si Gatan, yung minensyon ko kanina. Si Coach Gatan. Frankie. Mga tropa ko na ano. Tapos pala, ano ko rin para sa mga footballers dyan, mga friends, ingat-ingat tayo pag nagmotor, no? Yung isang lower batch ko sa binild, no? Na aksidente. No? Eh, ingat tayo. So, pag nagmotor tayo, wear your helmet. So, most of the time. Ayun. Okay, so, parang bago yung commercial mo, Coach Mike, ah. Hindi yung dati. Okay lang ba yun? Iba-iba na yun, iba na yun. Ayun, maganda na iba-ibain mo para ano? Malawak yung maabot. Anyway, so Jovin, yung time na ano kasi yung first Paulino Alcantara, ang ganda ng laro ano, tapos talagang yung pagkapanalo nyo ay talagang maganda. Tapos ikaw mismo yung winning goal, tama? Hindi ko makalimutan yung Coach Ari, yes. Kasi na-interview natin yung nagdidepensa noong paraan eh. Bakit siya nalusutan? Naalala mo si Marco Casambre, di ba? Yes, kaya yes. Si nalusutan ni Robert Mendy yun, di ba, Jovin? Nakakawa so yung niya. Winning goal, balikan natin yung game na yun. Feel mo ba talaga na ano parang ito yung chance kong i-prove sa Pilipinas, ito na rin yung chance ko para ano or parang unexpected sa iyo yon yung laro na yon na finals, ano ba yung parang iniisip mo during that match? Ano kasi pagbalik namin talaga ng Iloilo, parang doon din, parang nabuhay din ako doon talaga pagbalik namin ng Iloilo. So gusto ko talaga na makuha talaga yung momentum ko and yung trophy nga para sa Iloilo and sa club. And yun nga, yung championship na yun, hindi ko naman ina-expect yung na makagol ako ng ganun kasi ang dami talagang quality players din sa Davao. Eh. So, doon, nahirapan din kami. But after ng goal na yon talaga, parang hindi ako makapaniwala na tapos na. Parang tapos na yung game. Parang ikaw yung nakagol. Parang
hindi ko ma-explain after nun. And yun, nasundan pa nga ng call-up sa national team. And I scored against Thailand para makadraw and makapasok kami sa semis. And yun, nakapaglaro ako ng against Indonesia, nakastart ako. Yun kasi yung dream ko talaga, makastart sa national team. And makasama nga si sila Phil Yangasban sa yung mga quality players talaga sa Pilipinas. And yun, after nun, nagtuloy-tuloy na. Hanggang nakuha nga namin yung kaya, nakuha nga namin talaga yung Champions League. Nakapaglaro kami ng group stage. So, doon mo talaga masasabi na akala mo, sa atin, naglalaro tayo sa PFL, sa Pilipinas, parang gusto mong i-press lagi yung isang player. Doon kasi kahit akala mo, akuha mo na yung bola, but yung quality talaga ng touches, yung the way sila pumasa ng bola, parang ibang klase talaga. So, doon kami nakaka-learn ng dapat mas ganito, mas precise, mas maganda yung bola, yung weight ng bola, dapat eksakto lang. So doon hanggang ito nga, bumalik ng Manila, nakakuha kami ng experience, then yung ball possession namin mas umiba. And yun nga, nakuha namin ulit yung Copa this season. And para din talaga sa Iloilo na mabalik na talaga kasi nga 2018 pa yung last trophy namin. Pero Jovin, no, nabanggit mo lang kasi na nung i-reignite yung spirit mo doon sa football again, no, again kumbaga nung bumalik sa Iloilo. Pero nung nasa matanong ko lang, nung nasa Makati ba before, 'di ba? Ano, Kaya FC Makati, 'di ba? Yung team niyo, Jovin? Yes. So nung time na yun ba, ano bang true story behind kung bakit nalipat from Makati to Iloilo? Is it because of you? Isang factor ka rin ba doon? Or talagang may mga changes lang? Siguro may mga changes lang kasi hindi ko alam kung ano yung sinabi sa Makati. Kaya nga, nung nalaman ko nga na nakipag-usap nga yung management ng Kaya sa Iloilo and dinala nila ako doon para makipag-usap din sa LGU, sa Kaigob. Yun, nagulat ako. And may mga plano para talaga sa Iloilo. So, yun yung naging motivation sa akin na sana mabigyan pa ng yung mga local players sa Iloilo mas makita kasi nga pumunta kami ng Iloilo. So, yun yung mga iniisip ko dati. And may mga programa talaga dapat sa kanila kaso nga hindi natuloy dahil nga sa pandemic. So yun, sana next year makabalik ulit doon and makapagbigay ng para sa mga bata and makapaglaro sana doon, sana sa sports complex ulit or sana sa Barota ng AFC. Yung ano, kasi nasa real talk tayo, ano, baka ayokong ma-offend ka or yung mga galing Iloilo or province. Kasi ito rin, ano, ang usapan dito is yung gaano kahaba yung playing career mo, gaano ka kakondisyon pag andong ka na sa peak mo. Ngayon, ang laging issue, ano, pag sa youth, yung mga players from the provinces, yung mga nagyoyosi, kumbaga tad-tad na sa bisyo yung mga players kahit super super talented. Ikaw, Jovin, siguro I'm not saying na isa ka doon or yung mga kakilala mo, ano ngayon ang observation mo, ano, sa mga players lalo na from Iloilo at the yun, sabihin na natin, karamihan sa mga talented dyan, pero sayang, hindi tatagal kasi may mga bisyo na smoking and ano. So ito, issue lang ha, I'm not referring to anybody, pero this one na parang galing mismo sa'yo, siguro witness ka, nakikita mo itong mga to, alam ko rin kasi
coach ako, mga players ko rin from the provinces, medyo yun yung mga talking point kasi dyan eh. Diba? So, ikaw, Jovin, andiyan ka, 30 plus ka na pero nasa peak ka pa rin. So, meaning, alagang-alaga yung katawan mo. So, anong masasabi mo? Kasi pinag-uusapan natin yung mga kabataan dyan sa ano, Iloilo. Yes, pag umuwi ako ng amin, sa amin, meron talagang mga players na parang magaling talaga sila, but parang doon lang, parang hanggang doon lang kasi nga maraming ang bisyo. Pero masasabi mo ba, Jovin, yung nakikita mo na yun, mas magaling pa talaga sa'yo? O, marami talagang players na magaling sa Barotac, lalo na sa Barotac and sa Iloilo. Marami talaga. Eh, pero kahit pa dati, meron namang kami dati, yung mga kasama ko, ang dami talagang mas magaling talaga sa akin maglaro. Pero yung mga bisyo nga, marami talaga kahit dati pa. Kaya napakahirap na makita silang ganun kasi nga wala na silang nakikita pa na parang ito talaga yung dream ko. Gusto kong maging professional, makasali sa professional level, ganito, ganyan. Kasi hindi pa yan nila nakikita ngayon kasi nga bata pa sila, hindi nila nararamdaman yan. Eh dati ganun din naman ako eh, may mga bisyo din. Pero nung bumalik ako ng yung passion ko ulit sa football, eh doon naman ako nagpursige ulit kasi nakikita ko na yung para sa pamilya ko, nahirapan din sila. Kailangan kong makatulong sa pamilya lagi. Eh sana yun din yung dapat din nilang makita din na okay lang naman eh. After mo like sa amin, nag-champion, inom ka, natural lang naman yun eh. Lalo na pag nasa probinsya ka, napaka-natural lang nun. But yun nga, kailangan pa rin mag-train. Hindi ka pwedeng mag-stop lang na eto lang, hanggang dito lang ako sa Barota kasi or sa ibang provinces din. Hanggang dito lang ako, magaling ako lang dito sa amin. Pero hindi mo napapakita sa bansa or sa dito sa Manila. So, hindi ka rin mabibigyan chance. And hindi mo yan marerealize kasi nga bata ka pa. Yung parents mo nandyan pa para sa'yo. Eh, kung na-feel mo yung na-feel ko na nagbibigay ako sa parents ko, binibigay ko sa kanila talaga kung ano yung kailangan nila, doon mo rin ma-feel talaga na ay maganda pala yung karanasan ko dati and ngayon na nakatulong na ako sa kanila, mas magaan sa pamilya, mas magaan sa iyo para sa lahat ng pamilya mo. Yun. Ang maganda doon, Jovin, no, yung realization coach Aris, no, ng pag ikaw talaga nag-engage sa sport, no, yung discipline, 'di ba, Jovin, na kung gusto mong tumaas yung level ng game mo, diba? Gusto mong ma-recognize ka, gusto mong ma-achieve yung goals mo, kailangan meron kang isa-sacrifice, di ba? So, yan yun eh. Yan yung payoff mo dun sa mga sacrifices mo. Sabi mo nga, nag-reignite ulit yung paglalaro mo ng football to the point na yung sabi mo, ay, ikaw, inamin mo na may bisyo ka rin before, pero tinigil mo, di ba? Or binawasan mo dahil gusto mo ulit makabalik dun sa peak. Yung ano, kasi naging coach mo si Fijidero, tapos actually ganun rin yung experience niya eh. Siya yung naging top player na galing province talaga, nag-excel to play for the national team. Kahit sa international, hindi nag-fluctuate yung performance, kumbaga, andun pa rin. Nasa ano, ngayon, naging coach mo siya. Ano naman yung sa tingin mong natutunan mo? Or meron ba siyang laging sinasabi sa'yo na very effective or ginagamit mo ngayon? And then ang sunod ko doon kasi na-appoint ata siyang kasama sa coaching staff. Congratulate natin. Ano naman yung reaction mo doon? Pero balik muna tayo doon. Ano ba yung parang
napulot mo kay Coach Norman? Kasi dati, after nga ng high school, kinuha niya kami. And hindi talaga ako striker talaga dati na yung number 9 talaga. Naglalaro talaga ako as number 6. Wow. Yung sa gitna lang, distributor ng bola. Kasi yun naman talaga yung specialty ko, yung pumasa ng bola. And tinrain niya ako nung nasa West Negros na kami. Na, kasi striker nga siya. So sabi niya, malaki ka, pwede kang ma-develop sa striker. Yun, tinuruan niya ako halos ilang taon din yung tulong niya sa akin sa West Negros para nga ma-develop nga yung striker ng mga movements. Eh, doon ko sa kanya talaga na nakuha yung mga paano yung timing talaga. Kasi hindi nga ako talaga sobrang bilis nga tumakbo. But yun nga, medyo ano lang ako mag-isip talaga na if ganito yung bola, pagpasa ng ganito, dapat dito ako pupunta. So yun naman yung nakuha ko sa kanya, yung mga space. Tinuturo niya sa akin kung saan ako dapat poposte, ganito, ganyan. So hanggang ngayon nagagamit pa rin yan, sa malaking tulong talaga yun sa akin. And yun yung laro ko ngayon talaga. Yun. Kasi yung mga galawan ni Jovin ay nakikita natin sa portion, eh, no? Galawang Norman Figidero yun, ika nga. So, pero siyempre, anong masasabi mo, Jovin, na ito recently, no, na na-appoint, no, si Coach Norman Figidero as part ng coaching staff ng ating team para sa Singapore, no, Coach Aris, para sa Suzuki. Yes, para nga sa amin na locals, and coach namin siya dati, malaking tulong din yan sa mga locals, and masaya ako para kay coach. And na-call-up nga ako sa national team, but meron lang talagang importante akong sikasuin ngayon sa family ko, so hindi ako natuloy. But tumawag sa akin si Cooper, nag-message din sa akin na naintindihan niya. Siguro next time pag merong game ulit, i-call-up niya ako. Yun, nagpasalamat lang ako sa kanya. And yun nga, sana parang reunion namin yun ni coach if ever na nakasama ko ngayon. Pero ganun talaga. Gusto ko man maglaro sa Pilipinas, pero may mga dapat lang talaga ako unahin ngayon. So, yun. Actually, tatanong ko nga yung Coach Aris, eh, buti nabanggit, sinabi na ni Jovin na call up siya kaso meron siyang mga important na obligations. Yung sinasabi mong ano ba, masyadong private or pwede mong banggitin dito? Siyempre, lahat curious yan. Ha? Oo. Medyo private. Okay lang naman na hindi, pero kung gusto mo... Message ko sa'yo, Coach. Message yan. Ko sa'yo. Send mo na lang sa amin, no? Private message. Like yung ituturo mo sa akin sa hotel para magstay. Parang sige, gusto mo nang malamig, ano, ha, Jovin, ha? Gusto mo pa nang matagal na malamig. Yun. So maganda yung sharing mo, ano, pagdating doon sa legacy ng coach ngayon doon sa international. Kasi maganda rin na i-share mo dito yung experience mo international match. Kasi karamihan sa mga local players, ang galing sa Pilipinas, paglabas natin, medyo off. Antagal na ability para ilabas yung laro. Ikaw ba, Jovin, meron ka rin ganun na nag-undergo na parang wala ka sa ayos muna, and then for how many exposure saka ka nag-perform, or yung unang international match mo, wow, maganda agad? Yes, sa akin kasi nandun palagi talaga yung doubt sa self mo, lagi. Kasi nga, nakakasama ka sa lahat ng magagaling sa Pilipinas, sa national team. So, yung mga first games ko sa international, medyo, yun nga, may doubt ka. Pero after 2018, na nag-champion kami,
nakabalik kami sa FC Cup. And nagtuloy-tuloy yung momentum ko sa sa scoring hanggang 2019, nandun pa rin. So pinapatunayan ko pa sa sarili ko and sa mga locals na kaya nilang mag-step up sa international level, kasi hanggang nag-Champions League kami, nakalaban namin doon is Ulsan, yung champion ng Champions League, mga World Cup players. And nakascore ako doon sa game na yon. And hindi ako makapaniwala na kaya ko pala makascore sa mga ganitong team din. So hindi rin talaga sa mga locals na kaya nilang mag-step up. Kailangan lang talaga nilang huwag sila mag-doubt sa self nila. Yung kumpiyansa dapat nandun kahit ano pa man yung ayaw ka ng coach, ayaw ka ng ibang players, or gusto ka man nila. Yung laro mo, huwag mong babaguhin. Dadagdagan mo lang siya. Yun yung dapat. Hindi ka pwedeng magbago para kahit kanino. Kailangan mo lang i-develop yung self mo. And pag nandun ka talaga na sa ganung level, ang daming sa isip mo yung kaya ko pa to, ganito, ganyan. Pero nasa sayo pa rin yun eh. Eh ako, ganun ako. Risk taker talaga ako kasi like mga penalty na yan, kahit yun yung sinasabi ko nga lagi na sa yung sa Cebu na i-blame nyo lang sa akin if ever na mag-miss, kasi nag-risk ako dun, so para naman sa team, and nakuha namin yung trophy, so wala akong pinagsisihan dun. Jovin, yung kung naalala mo yung first game mo ng international, sa AFC mismo, no, kasi meron kami mga natanong dito, meron yung naiihi daw sila, no, yung sa bago mag-start yung game, meron naman yung hindi makapagsalita, no, or parang tanong ng tanong nung gagawin ko. Ikaw, ano yung experience mo? Meron ka bang naalala, no, ng first match mo na yan bago mag-start yung game? Meron ka bang ritual or naihi ka din ba bago mag-start yung match? Siyempre may kaba talaga, pero ako kasi na player medyo cool lang ako pag ganun. Hindi ko iniisip yung mga kung sino yung kalaban. Kasi pag tiningnan mo sila na mas magaling sila sa'yo, or pag-step mo pa lang sa field, parang feeling mo talo ka na. Eh, sana hindi ka na lang natuloy talaga sa game na yon. So, yung iba, sa akin naman yung ritual ko is nandun lang lagi yung rosary. Pero ngayon, dalawa na. Sinabi ko rin yan sa ibang interviews na ngayon, dalawa na, omega na at rosary, kasi nga tumatanda, medyo nagkakaedad ka, medyo kailangan na yun. May omega ng kasama. Yan, yan. Ano yun? Haplos na yun. Haplos, syempre. Buong katawan pa. Ano ba yan? Kasama na yun, yung masure ba yan? Para mas maganda yung haplos? Yes, oo. Yung maganda yun, yung kanina. So, gusto ko kasing tanungin rin ikaw kung meron kang plano. Kasi na-share natin kanina si Coach Norman Figidero na naging player representing the country. Tapos, pinasok niya yung coaching. Tapos ngayon, very active siya, highly respected. Tanungin rin natin ikaw, kasi with your age, although nasa playing, meron ka bang plano to enter coaching also? Or maybe dyan sa province niyo, grassroots, or like yung ginagawa ni Coach Elmer Bidia, na meron siyang foundation, kahit nasa Australia, nagre-reach out pa rin, or yung other national players, yung father mo. Ikaw ba, anong plano mo? Although, do not be, baka mahihiya ka, sabihin mo na meron, pero may other plans ka, okay lang. So, ikaw, Jovin, ano ba yung plano mo after 5-10 years na you decide to, Gusto mo nang mag-coach si Coach Jovin, partner, ha? Tanungin natin yung totoo na yung nasa puso mo.
Hindi, kasi kung football player ka, syempre naisip mo yun habang nagkakaedad ka, kung ano yung next level nga after ng football career mo. Eh sa akin naman, gusto nga akong kunin ng kapatid ko sa Canada, kaming family namin. Pero sa akin kasi, gusto ko sana after ng career ko, makabalik muna ako ng sa Iloilo, kasi nga gusto ko talagang i-develop nga sila talaga, yung mabalik talaga yung football talaga doon, kasi unti-unting nawawala. Lalong-lalo na football capital ng Pilipinas, Barotac Nuevo. Gusto ko talagang mabalik, and yun nga, sana makakuha ko ng suporta nga sa doon sa Iloilo, and kahit dito sa team ko ngayon sa Kaya, and dito rin sa Manila na mas mabigyan pa ng chance yung mga local players nga sa probinsya, kasi napakahirap sa kanila. Gusto na lang nila mag-stop kasi alam nila na meron ng mga players dito, kasi nangyayari yan dati na hindi ko alam hanggang ngayon, merong mga under mga youth levels na may tryout pero meron na palang lineup sa Manila. So medyo minsan nakakawalang gana para sa mga players sa youth. Yun sana yung gusto ko, makabalik muna ako sa football sa amin, makakapagbigay ako sa kanila sa kahit anong paraan man para makatulong. Then siguro after nun, doon naman yung plan namin ng family ko is yun, pumunta nga ng Canada or saan man. Kasi hindi mo masasabi yan ngayon kasi wala ka pa dun sa stage na yun eh. So yun, may mga plans ako for sa amin sa football, pero yun, if ever na hindi matuloy, meron naman mga options for family, kasi yun naman yung sa huli yung pinaka-importante talaga. Yun, malulungkot na naman si Coach Alice niyan, Jovin, kasi narito naman niya yung Canada, no? Kasi si JP nasa Canada. Doon na lang kami bubuo ng para sa lugar namin, siguro makapagbalik sa lugar namin. Yun. Pero yun, yung maganda, Coach Aris, no, kasi yung ginagawa ni Jovin, no, yung vision niya na go back, no, bring back the yung tulong doon sa community. No, yun yung mga sometimes that we have to reach out talaga sa mga, syempre, yun yung nakatulong sa iyo nung kaya ka nandiyan right now. Correct. So, maganda kung ganun, ano, like si Coach Dan Padernal ang kasama natin. Ayun, si Actually, bumalik yun, ano? From San Beda, umuwi ng Iloilo, nagkita-kita kami sa palarong pambansa. Pero bumalik na naman sa Manila. Pero what we wanted really is to continue tumulong ibalik ngayon kung matuloy ka, no. Maganda rin naman yun eh. You go there sa Canada with your family, pwede mong ituloy pa rin yung coaching. Tumulong ka doon. Marami namang Filipino players doon. Kasi ang approach natin ngayon is inclusive. So lahat na, even Coach Mike, ano, sa women's ginagawa na rin natin yung kumbaga yung we take advantage of our kumbaga na expand kasi yung Pinoy eh, uso yung Filipinos na nagkalat sa buong mundo, so parang ginagamit na rin natin yon. Although we really wanted na homegrown lahat, pero parang ginagawa natin yung mga nasa labas, yun yung standard, di ba? Ikaw, na-challenge ka kung andyan yung galing sa labas, si Phil, si James siguro, parang gusto kong tapatan to, gusto kong angatan. Yun yung kwento ni Coach Chiefy Caligdong, eh, na ay, kaya kong tapatan to hanggang nalampasan niya yung mga ganun. So maganda rin talaga na haluan tayo ng mga outside, ano, yung mga galing labas na kadugurin nating Pilipino, para meron tayong competition. Pero, merong rivalry doon sa team. Pero siguro, Coach Alice, no, itanong na rin natin kay Jovin, dahil nabanggit mo na yan. Ano yung stand mo doon, Jovin, about doon sa ganung setup na meron tayo right now sa ASCALS, dyan, no? Yung, syempre, yung
community natin na we have this, di ba, yung half na galing from other countries, di ba? At the same time, may dugong Pilipino pa rin naman sila, no? And ngayon, sa'yo, as a pure, no, Ilonggo or Pilipino, no, ano yung stand mo doon? And at the same time, syempre, magandang makapag-share ka na rin ano yung motivation mo doon sa mga Pinoy talaga, yung pure. Na syempre, yan na yung realidad eh. Kailangan natin maka-adapt, di ba? Yes, actually, maganda naman yung programa nga ni Coach Cooper na ADT. Maraming locals din na nandun. But syempre, yung lalong-lalo na nga sa probinsya, napakahirap na pumunta na nga sila ng Pilipinas tapos ng Manila. Then hindi pa nila hindi sila makapasok ng ADT, then meron pang mga papasok pa ng mga Phil foreign players. Para sa akin, maganda naman talaga 'yon. Challenge 'yon kasi sa akin ilang taon ko na 'yang ginagawa sa kaya. Mas gusto ko talaga may challenge nga sa kabilang team na mga foreigners kasi pag hindi ka nag-challenge doon and hindi umangat yung pangalan mo doon, ibig sabihin hindi mo sila kaya. So paano ka pa mag mapag-step up, paano mo pa i-develop yung laro mo? So para sana sa akin, mas makita nila na may mga players pa talaga sa province na mas magaling pa sa mga kinukuha din nila sa ibang bansa. Eh, hindi naman ako against doon na kukuha sila ng players sa ibang bansa para maglaro sa Pilipinas kasi mas iba naman talaga yung standard din sa ibang bansa, yung trainings nila, yung games doon, yung mga players, mga quality players. Pero sana mabigyan din pa din ng chance din yung mga local players din kasi nag-aantay lang din sila ng mga opportunity din para yun, makakompete nga sana sa field foreign players, di ba? So sana mabigyan sila ng patas and makita sa training na kung sino talaga yung magaling, hindi lang dahil may pangalan sila na sa ibang bansa galing. Eh sana bigyan din nila ng chance din talaga yung mga sa province local players na eto mag-compete sila sa training, hindi dahil lang na may na sa galing sila sa ibang bansa. Yun lang. Kumbaga sinasabi mo, Jovin, Coach Aris, na kasi parang napapansin natin, call up ang labas. Call up. Tawagin din yung player, tapos papasok dun sa ganito. No, maganda siguro yung all throughout, siguro nationwide, di ba? Na para kung papasok sa yung sinasabi natin. Kaya nga, Coach, nawawalan din ng pag-asa minsan yung ibang players na locals. Kasi nga alam nila na, ay, kukuha na naman yan sa ibang bansa. So sana kahit kumuha ka dun sa ibang bansa, i-try out mo pa rin silang lahat. Mabigyan sila ng chance na dyan talaga mapakita sa training, hindi lang sa ganung sistema or ano. O kasi tama, Coach Aris, nakikita rin nila kung yung players kaya nila eh. Hindi, magaling talaga eh. Magaling, kuha talaga siya. Pero yung parang nakikita nila, nakakapag-compete din sila. No? Para makita nila na hanggang saan ba talaga ako. Yung maganda yung topic na yan kasi recently, ano, although 10 years ago, ang issue is players eh. Yung karamihan sa players foreign. Kasi nga naman pala, mas exposed sila, mas malakas sila. Siguro, very evident yan. Yung mga players na galing mismo sa provinces, hindi pa ganun kahinog, ano? Lately, naka-adapt na tayo, umangat na yung local players, tumapat na ngayon. Coaching, di ba? Sa coaching naman tayo ang issue, puro foreign coaches. Pero recently, last week, sabi nila, kasama si Coach Noel, Coach Norman, magandang ano na naman yun, good news, kasi ayaw nating mapag-iwanan yung local coaches na mag-mix ano, dito sa foreign coaches na given the fact na mas exposed naman talaga sila, experience. Ngayon ang tanong dito sa women's rin sana, ano? Huwag nating pabayaan yung women, female coaches also. Coach Mike, ikaw, last few months, you were there with the women's national team sa US. Ngayon na may pinasok tayo na foreign, why not haluan din ng ano?
female coaches siguro. May mga coaches naman tayo na pwedeng isingit sa coaching staff para sabayan na natin. Well, ito lang. Just so na mapag-usapan kasi sharing ni Coach Joven, ano, yung nagtatampo yung mga Coach provincial Aris, may line up. Sabi, Coach Aris, narinig ko, sabi mo, Coach Joven, talagang gusto mo na parang ganun yung hugot niya kasi oo nga naman, ano, sacrifice tayo, biyahe, tapos may line up na pala sa Manila, yung mga usual na ganun, na why not, ano, ito, maganda nga yung lockdown na pag-uusapan na lahat. Meron ng mga podcast, very active sa social media, naka-live na yung laro, di ba? Kumbaga, kita mo yung mga tad-tad sa comment doon eh. Negative, positive, ang daming trolls, ang daming football fans, kumbaga on the spot, na babasa mo na yung gusto ng mga fans. So, it's good, ano? Kaya very fortunate tayo, merong lumabas na galing mismo sa programa ng probinsya, ito si coach, hopefully maging coach ka, no? para tuloy-tuloy yung ano, anyway, na naglalaro ka pa naman, pero Coach Aris, siguro dahil nandoon ka sa line ng ano, no, yung nabanggit mo yung sa women's, I think meron naman ata, no, si Patrice Impelido, yung sinama yes, nila, no? Pero actually kasi nandun na yon, may US visa yon, kaya so as isa rin sa mga coach natin sa youth, no? Kaya isinama siya doon. Pero yun nga, magandang discussion, no? Ang daming pwedeng pag-usapan, Joven, pagdating sa ganitong programa, no, sa coaches, sa players, no? Pero itanong ko na lang, no, kung ikaw papipiliin. Kung wari lang, ito, ano lang, kung kwentuhan lang naman to. Kung papipiliin ka, no? Kasi ito yung setup ng professional level, no? Meron tayo UFL tapos meron tayong PFL, no? Ano yung sa dalawa na sa tingin mo, kung PFL pipiliin mo kasi ito yung magandang ginawa niya, kung UFL kasi ito yung magandang ginawa niya, para at least kung sa tingin mo pwedeng yun yung maging basis ng improvement. Ano sa tingin mo? Para sa akin kasi yung PFL is professional talaga. Diba? So maganda naman talaga para sa mga clubs and sa Pilipinas, kaso yung iba hindi talaga nabibigyan ng mga license or hindi nila kaya yung budget sa first division. So maganda rin naman dati yung UFL kasi doon ka galing sa third division, pupunta ka ng second or para makapag first division. So maganda rin sana yung programa nila and more teams yung nandun. Maganda yung talaga para sa league. At syempre, kailangan maging professional league talaga tayo. So, yun. Parang dalawa naman, maganda yung programa nila. Pero yun lang ngayon kasi kailangan talaga may license and para makapag-compete tayo internationally. So, yun, sana mas marami pang teams na yung next season na sumali. Sana mas marami talaga para more games para sa fans, 'di ba? Sa Pilipinas na hindi lang 5 games tapos na, 4 games tapos na yung league. So, yun. Anong masasabi mo, Joven, kasi ito nabanggit namin ni Coach Aris to last time eh. Yung i-allow yung Coach Aris yung UAAP team or I think NCAA din na makapasok or maging parang guest team sa PFL. I don't know kung narinig mo na rin yun, Joven. Yes, nabasa ko na rin. Siguro, depende sa programa nga nila ng PFF, kung ng PFL, kung mas makakaganda ng liga, then why not? Kasi marami namang quality players sa UAAP. Diba? So, bakit natin pipigilan eh, para naman talaga sa league, yung makabuti sa league? Diba? Yung sabi kasi niya, parang ADT kasi, binigyan ng special, ano, no? Special
license to join the PFL kasi they are a program developmental team, ASCALS team. Ngayon, why not give chance also sa mga second division like yung mga UAP NCAA, ganun yung parang linya ng sagot niya eh, which is a good idea, no? Ginawa lang naman natin itong PFL, I think, I'm not also that sure kasi nagbabasa lang ako sa mga ano, kasi dun sa AFC Champions League, para ma-qualify tayo, kailangan sundin natin yung AFC standard na ruling, parang ganun, ano? So parang itong plinaplano natin is i-mix natin yon na hindi natin i-violate yung AFC rules at the same time yung development ma-broaden ata, mapalawak, ano? Ang maganda rin ng partner na yung nabanggit ni Jovin na may parehas may magandang side yung UFL saka yung PFL, di ba? So why not yung lahat ng magaganda na yon i-put into doon sa concept na wherein ayan kasama yung mga pwedeng maging division 2. Pwedeng ganoon eh, di ba? Yung ating UAP NCAA para alam talaga natin na ito na madaling ma-identify at makita ng mga provincial players na may mga players at mga coaches na itong mga players na yung mabibigyan ng opportunity na makita din dito sa ganitong stage. Diba, Jovin? Yes. Dito tayo sa ano, kasi isa kang striker, ano, isa kang top yung unusual nga, galing ka number 6, nilagay ka sa ano ni, ano eh. Pero pagdating sa atake, kasi ikaw ngayon ay isa sa nire-respeto at talagang one of the best strikers. Ngayon, sa tingin mo ba sapat na isa-isa lang yung ano or si ano ba yung susunod sa iyo? Si sino to yung Golden Boot? At sino ba? Si Gayoso na sa ibabaw. Si Gayoso ba yung nakikita mo na susunod sa iyo or may mga iba pang mga local players or foreign Filipino base? Filipino foreign base na ano? Nakikita mo kasi ikaw. Siguro pag labas mo na diyan, may nakikita ka bang ano? And ano yung mga payo mo na kailangan gawin pa ng PFL or gawin ng PFF para dumami yung strikers natin sa Pilipinas? Actually, nagkasama kami ni Harvey sa Champions League. Kinuha namin siya. And nakapag-usap kami na sabi ko sa kanya, sa totoo lang, syempre mas nabibigyan ka ng opportunity. Sa ADT ka, nabibigyan ka, baka makapaglaro ka ng Thailand. Sabi ko sa kanya, sa akin ngayon, mas ikaw nakikita ko na talagang mag-step up sa Pilipinas. So sa akin, proud ako doon kasi local player, diba? At least nakaproduce tayo ng mga ganong strikers, diba? At players talaga. Marami namang magaling pa na, sa maraming magaling din na players sa PFL, kahit sa UAP, marami din players. But for now, si Harvey yung nakikita ko kasi mas malapit na siya dun sa talagang sa peak niya din and yung mga opportunity niya nandyan eh. So sabi ko sa kanya, sana mas ipakita mo pa na as a local player din na mas magaling ka sa kanila. And kaya nandyan lagi yung pangalan mo, hindi nawawala. And sa akin din, yun din yung ginagawa ko para sa mga locals din na hindi pwedeng sobrang angat nila. Kailangan na compete talaga tayo lagi. And yun, ilang taon ko na rin ginagawa rin para din, hindi lang para sa akin, para din sa kanila, lahat ng mga locals and sa club din kung saan ka naglalaro. Yung pag striker yung pag-uusapan, ano, producer naman talaga yung Iloilo, Barotac. So yun nga yung binanggit mo kanina, ano, sila Yanti, sila, well, ahead of that marami pang mga senior, si Ian, di ba,
Tapos ikaw, meron ka bang mga, kasi minention mo si Harvey, syempre Manila based yan sa Ateneo, ano? Sa Iloilo ba? Or from other areas? Sa Bacolod maybe? May nakikita ka bang mga potential na susunod sa yapak mo na strikers? Sa akin, sa Barotac niya, po siguro, yun, si sila Martini Ray, sa FEU na rin siya ngayon. Yes. Sila Sherwin Basindanan. Yung mga, pero yun yung nakikita ko pag umuwi ako ng Barotac. Sila yung nakikita ko na mas umangat pagdating nga sa strikers na mga position. So, yun, feeling ko, makakaya nila if given the chance lang na makita, makapag-train sa U23 and sa national team sana sa future, sana mabigyan talaga sila ng chance. Yun. Naging guest natin yan, Coach Aris, si yes, yes. Si Martini last time. Ang ganda nga ng, ang ganda ng kwento nun kasi yung father niya, no? Isang football player, nag-coach rin sa Bilibid, tumulong talaga. And then, medyo napaluha nga kami. Napaiyak kami sa football life nilang ano, mag-ama. So, ikaw ito nag-mention. So, very excited tayo, ano, kung totoo yung sabi ni Juven na susunod, aangat yung laro ni Martin Ray. Ngayon, ang daming pumapasok, mga shout-out kababayan mo. Oo, oh, shoutout natin. Shoutout natin. Tapos yung look-alike, baka may makahula sa kanila. Oh, Jovin, isa-shoutout lang natin yung mga viewers no na nanonood sa'yo right now. Ayan, si Mac Bedonia Belmonte, Waswas Kaya. Yung interview natin, ano, sa idol natin na si Jovin. Ayan, isa shout out ni Coach Mike, pero naglag ka bigla. Nawala nga ako, nawala. Ayan, sige, shout out lang natin, Jovin. Si Mac Bedonia Belmonte, Waswas Kaya. Ayan, sabi niya. And nandyan din si Glenn Lee. No, shout-out. Mga ano yan, mga hobon persa yan, kaya Iloilo yan. Ah, kaya Iloilo. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan, no? And yeah, mga sharer din natin nung ating live. And then si Romel Lago. Yan, ano din yan sa Hobon din. Yan, tapos nandyan si ano to, Orehele Sam De Ocampo. Ari ka mo di tanan ha. Of course, yan, pumasok din si ano, mga nag-comment, si Micaela S. Brazil. Pa-shoutout, idol. San George Marilag FC watching from San Jose, Samar. Yes, mga supporters natin yan sa Samar. Nagme-message sila after nung finals namin. So, shoutout sa inyo dyan. Yun. Ayan, of course, dyan din si Ridis Tamayo. Manonood din sa'yo, no? And of course, meron dito kanina si ano, lagi rin ito nanonood ng Football Live si John Sencil. Pa-shoutout Legazpi Albay Football Association. Yeah. I hope may wala na akong na-miss, no? Ayan yung mga, ayan si Dave pa rin. Shoutout Ginogog Football Club. Tapos nabanggit din dito yung pag-call up sa'yo. Ayan. Servita Jr. Neponcio Felix. Cyril Garcia. Sorry, medyo maingay dito. Gusto rin natin mag-interview ng mga aso. So, ipasok na natin ang clues dito sa Coaching Eye. Ano? So, yung mga bago lang sa Football Life, merong kaming katuwaan na game. Hulaan nyo kung sino ang kalook-alike ng guest natin, si Jovin Bidik. Ang clue na binigay ko kanina na pinili na kalook-alike niya ay isang heartthrob. Yun. Isang artistang Pilipino
Drama? Ewan ko kung nag-action movie pa ito eh. Coach Aris, natatawa na si Jovin. Mukhang kilala na niya eh. Wala pa. So, ito ay nagsimula actually nung 90s. Ewan ko kung 80s pa ito eh. Pero naging kapartner, leading lady ito na leading man ito ng isang singer-actress na sikat na sikat rin. Pero naging politiko yung asawa niya. Anyway, ang tinutukoy ko, hindi yung babae. Ha, itong itong ka-look-alike ni Juven ay isang aktor na bumalik ulit. Actually, umalis siya, no? May issue noon sa isang award for best actor. Grabe. Ngayon, nasa soap. Eh, hindi ko alam kung anong teleserye. Pero very active siya ngayon dito sa showbiz ulit. Ano pa ba, Coach Mike, yung clues natin para may makahula? May mga humuhula na dito parang, eh, pero... Parang gusto mong ibigay kay Jovin talaga eh. Pwede mo bigay yung... yung ika nga eh, yung pinakamalupit na clue, yung love team ba to, Coach Aris? Medyo mali ata yung pinili natin kasi yung mga hula nila, mas hawig pa ni Jovin tong mga ano eh, mga fresh hunks natin eh. Kaso sabi mo, may reliable source ka si Gasik eh. Oo, itong si Nelson, mahilig ata sa mga matatandang artista eh. Ayun, partner, so, may hula. Oo, wag mo munang sabihin kung tama o mali. Pero hula lang kayo, ayun. May mga guests na tayo na reliable. So, tingnan natin. Pero tanungin rin natin si Juven, baka yes, may hula siya. Sino ba talaga yung feeling mo, ka-look-alike mo na Filipino actor? Parang wala akong idea kasi sa mga ano. Ayun. Okay, so si okay. Jovin. Anyway, tutulungan. Hindi, bigay natin kasi yung prize sa kanila eh. Yun. Pambigyan natin, ano? Baka kung sabihin mo yung totoo, sabihin nila... Mayabang tong si Joven ha, feeling niya kamukha niya si ganito. Pero baka may ano, mayroong mabibigay na hula si Joven na baka feeling niya, 'di ba? Yung marami nang sasabi, 'di ganyan. Wala, parang wala. Si ano siguro, Manny Pacquiao siguro baka pwede pa. Grabe. Masyadong humble. Hindi, okay. Dito yan eh. Yun. Tignan na natin. Tignan na natin, Coach Mike. Baka sumabog yung comment section, ano? Oo. Sige, pero ano, klaro lang natin, Coach Aris, ha, para sa mga viewers, no? Makikita namin una nag-comment nung name na magiging kalook-alike or kalook-alike ni Jovin. Yun yung winner, no? Automatically, i-message ko po kayo or i-message nyo dito sa ating chat box yung... inyong pag kayo yung nanalo. Okay? So, isa-shoutout namin ngayon kung ikaw yung nanalo. Okay. Go ahead, Charis. Okay. Ang kalook-alike po ng guest natin ngayon na si Jovin. Tingnan natin kung sinong nanalo. Ayun! Kita ba? Si Gabby Concepcion. Wow. Alaya. Alaya. Malayo daw. Malayo, malayo ba? Malayo. Talaga yung resourcer natin, no? Talaga no. Pero ang nanalo natin, partner, yung nakita ko unang-unang nag-comment, no? Ano lang tayo, ha? Si De Ocampo. Tama ba? Oo, si De Ocampo, yes. Oo. So, pero shoutout lang muna natin si Juvan Torres, yan. USJR Jaguars during ng National Prisa 2009, Naga City. Yun. Ako pa, ayan, tapos naghula rin si Jovan, sabi niya si Sanjo Marudo. O, yung mga hula nila, di ba? Yung si skin siguro. Oh, si Anthony Sinala naman, ayan, shoutout din. Tapos sabi ni Jovan, si Ricky Davao din daw. So,
Sabi naman ni MC Bedonia Belmonte, Aljur Abreta. Grabe, artista. Si Coach Ares siguro, si ano, Ricky Davao. Pero ang nanalo, ano, Jovin, si ano, si Orohele Sam de Ocampo. So, Orohele, pwede mo akong i-message or pwede mo rin i-send dito yung contact number mo at saka yung address, no, or kung ayaw mo namang i-public, no, i-personal message mo na lang kami sa Football Life, no, para ma-send namin yung GC, no, i-send namin yung GC sa iyo para sa price mo coming from Avicii at saka Karemia. Yan. So, papadala yan mismo sa bahay mo. So, name, contact number at saka yung address. So, thank yes. you very much, Sir Danny Moran. Yan. Okay. So, last 10 minutes, gamitin natin ito para bigyan ka namin ng wish. Ano? Yun naman yung final na tanong. Yung wish, ano pa yung parang gusto mong siguro based sa kwento mo, di ba? Pag na itong pandemic siguro, halimbawa pagbalik natin sa normal, ano ba yung parang pangarap mo maybe sa family mo and sa football? Kasi nakita namin talaga yung compassion mo, no? Tapos yung priority mo with your family, which is good, ano? Yun naman yung katangian ng isang Pilipino. So, Joven, bigay namin ito. What are your ano? Parang ano ba yung wish mo na ano? Gusto mong mangyari sa darating na panahon? Yes, wish ko na sa family ko na lagi lang sila in a good health lang lagi. Sana mas magkasama pa kami ng sobrang tagal pa. And yun, para naman sa football nga sa Pilipinas, sana more opportunity sa mga local players para hindi tayo nahuhuli sa mga Pilporen, and more teams, and mas ma-develop pa yung PFL para makapag-compete tayo sa ibang bansa. Yun. So, Kevin, yung time mo na sa tingin mo, ilang taon pa, ano, tinatanong kasi ito kay Messi parate, partner eh. No, ilang taon pa ang kaya ibigay ni Jovin para sa football dito sa Pilipinas? Yung sa mga players naman talaga is yung pinaka average is 35 siguro, 'di ba? So, hanggang kaya pa siguro and para mas makapag-inspire pa ako nga sa mga local players, gagawin ko yun para sa kanila. Yun naman talaga yung goal ko lagi, makapag-compete sa mga Pilporen and mapakita na kaya pa rin ng local players. Coach Aris, i-take ko lang tong chance na to, no, kay Jovin. Baka gusto mo naman i-shout out or sabihin natin ibigay din yung iba mo pang wish para sa mga kababayan mo sa Iloilo na about doon, specifically para sa kanila yung wish mo, no? Pwede mo silang ilonggo, no? Sabihin mo or maggamitin mo yung lingwahe nyo. Yes, para sa Iloilo, tani mas makita pa sang government nga dapat palagahan ta ang pagtawag sa ato na football capital ng Pilipinas. Sana mas ma-develop pa ang football sa Iloilo, sa Barotac Nuevo, para mas damo opportunity sa mga local nga mga players kag ang passion nila sa football hindi madula. So yun, sana mas marami pa talagang bata na ma-inspire and mabigyan talaga ng pag-asa na makagawa ng pangalan nila and makatulong sa family nila. Yun. Magandang mensahe talaga yun, ano? Ito na, curious lang ako, ano? Inaantay ko nga na si Mike yung magtanong kasi
ikaw yung mahilig sa mga showbiz eh. Dahil Jovin, ano, nasa peak ka tapos kilalang kilala ka. Matanong ko lang, single ba or married? Or marriages? Or ano bang ano, status mo? Depende naman sa atin kung married na yung lagay na. So ngayon single happy, ka pa. Taken ka, taken. Married. Happy. Married and still available or married but basta happy, coach, happy. Super super happy. Ayun. Super happy, very and, good. And yun nga, coach, nakuha ko na rin yung dati kong pangarap nga, dito ko lang din sasabihin sa inyo na natapos ko na rin yung Polsai, yung course ko this year. So maganda rin yun para sa mga players din na mas lalo silang ma-inspire na hindi sila ba dapat tumigil sa pag-aaral. Kasi ako dati, kala ko wala na talagang pag-asa na makapagtapos ng pag-aaral. But ito, naglalaro ko ng football, then yun, ginamit ko rin kung anong na-earn ko para matapos yung course. So, yun. Wow! Congratulations! So, ibig sabihin, paano mo nag-stop ka tapos tinuloy mo lang? So, ngayon mo lang matapos? Bale, nag-stop ako sa West Negros IT, tapos ito, nag-polsay ako ngayon sa online na school. So, yun, kasi nga yung mga iniisip ko is for the future para sa Iloilo. So, yun, maganda rin course yun para makapagbalik nga ako sa kanila talaga. Yun, galing, galing. Congratulations, Jovin, no? Biroy mo, di ba, parati natin sinasabi, Coach Aris, na yung mga players, di ba, last time yung na-guest natin, si yung freestyler Jovin, yung si Jessa, no, kasi yung babae. Oo, yung si Alkino, naka-focus, parang yung pag-freestyle, gusto niyang karirin din, kumbaga. Pero binabanggit din namin na huwag mo rin pabayaan yung pag-aaral mo, di ba? So, yun, pero ngayon, like, ang daming ano, may message ka ba kay Doc Chivas? Yes, I love you, Doc. Ayun. Yun. I love you, Doc. Siguro meron pang natitirang 5 minutes, ano? Huwag na nating sayangin. Sagarin na natin itong football life. Medyo magandang pag-usapan yung love life. Paano ba kayo nag-meet? Yeah. Itong I love you, Doc. Parang Gabby Conception lang ba? Oh, Gabby Conception. Ito ka, oh. Partner, isa sa parang umuusok yung chat box din natin ngayon, no? Na ano, shoutout sa lahat ng mga supporters ni Jovin, no? Kasi very active po kayo sa pag-share at the same time pag-like nung page natin. And ito, yung comment box natin. Actually, banggitin ko na rin yung mga kamukha talaga ni Jovin para malaman din niya na kahawig niya, no? Binanggit dito si nabanggit sa kanya, sabi niya si Jovin ano raw eh, kahawig ni Aljur, oh. Tapos sabi niya kahawig din ni, ang daming sinabi dito. Ah, wala na, na-intriga na tayo. Intriga balik na tayo, Mike, ikaw. Itanungin na natin si Jovin. Paano ba sila nag-meet, 'di ba? Para matuto rin yung mga football players. Paano mo meet? Nakilala si Doc? Kasi si Chiefy, ano, yung kwento niya dito noon nung sa Bacolod noon, nurse yung missis niya eh. So, nung na-injure siya, parang doon nagsimula, no? Tapos napansin ni Ian, parati nang nagpapa-injure si Chiefy. Kasi gusto lang niyang makausap yung nurse, ngayon asawa na niya. Ikaw naman, kwento mo naman yung paano kayo unang nag-meet ni Doc? Nurse din kasi yan. So, yun. Yun. Almost the same.
ganun naman lagi yung mga players eh, mga football players. Pag lalong-lalo na kung maganda yung mga nurses or PTs nila. Yep. Laging may sakit yun sa paa kahit wala eh. Yan, nakakuha tuloy Jovin si Coach Aris ng mga galaw tuloy na ganyan, di ba? Kaso hindi na, retired na si Coach Aris. Retired na eh. So, ganun rin ba? Turuan pa nga ako ni Coach eh, so. So, ganun rin yung ano, yung scenario. Dahil nurse siya, tapos galawang ano na ba yan? Galawang injury moves. Parang ganun lagi. Parang ganun lagi. Ayan, sa mga viewers natin, mga ano, mga players ha, so pag nandun na kayo sa level na yon, pag type niyo yung PT at saka yung nurse, oh, alam niyo na yung moves. Oh, natuto ka na naman, Coach Mike, ha? wala ka pa bang gustong sabihin? Baka ito na yung chance mo kasi permanent ito pag naka-upload ito sa internet, hindi na mabubura, no? Hanggang may apo ka na lang. Cut mo na lang, Coach. Cut. Pero ang ganda ng kwentuhan, Coach Aris, no? Parang siguro sinasabi ni Jovin, cut na yung topic kasi napunta sa And then, pero thank you very much, Jovin, sa pagiging sports mo, no? Ang ganda ng kwentuhan, actually, ang saya-saya na nakakapag-inspire tayo, no? At at the same time, yung of course, shoutout sa Kaya, no, yung supporters ninyo na ito, nanonood sa atin right now. And, syempre, no, yung katulad natin na meron tayong homegrown na nagbibigay inspiration pagdating sa football. Napakalaking importance yan kasi yung mga next generation of players natin, definitely, no, mapapanood nila to, no, nasa archive na to ng YouTube, no, hindi na to mawawala. And lahat ng mga hindi nakapanood ng on time kay Jovin, pwede niyo itong i-replay, no? Itatag kita, Jovin, no? Pwede mo i-share sa wall mo para mapanood nila yung mga hindi nakapanood. Okay. So, pa-shout out. Oh, pumasok si Coach Jokak sa pa-shout out kay Jovin. Good luck sa AFC. Watching from Samar, San Jose. Micaela Brazil, shout out Fuerzas, Hubon Fuerzas Kaya Iloilo, Mac Belmonte. So ako naman, ano, very grateful ako at nakausap kita, na meet kita, isa rin akong striker, ano, from dito sa Cordillera. Naging player ko yung Menzi nung elementary, pero nung kinuha na sa FEU, syempre ano na lang, puro pinapanood na lang, di ba? So, very grateful rin ako at na-meet kita. Thankful rin at merong Jovin Bidik na tumayo bilang striker coming from the province. So, ako naman, ang maganda rito ay very honest ka doon sa mga opinion mo. Yung kwento mo talaga is legit. Yung mga hugot mo, talagang yun yung naririnig natin from the provinces. So, kami naman, ano, dito sa Football Life, kami ni Coach Mike are going, ano, gusto naming ituloy yung football namin through coaching education. Nagko-coach kami sa local, at the same time, nagtuturo sa mga upcoming coaches na gustong maging coach rin sa Pilipinas. So, maganda na namang idea ito. Ang dami naming napulot na lesson coming from you, isang professional player mismo na galing sa Barotac, ano. So, maraming salamat, at sana yung wish mo tapos yung mga plano mo ay matuloy, yung career mo rin ay sana lalong mahigitan mo, ano, yung mga kaya mo pang gawin, kasi yun yung kulang sa Pilipinas. We need more superstar. Kailangan pa natin ng maraming Jovin Bidik na ma-produce para yung mga bata, maraming ma-inspire, maraming susunod pa. Okay? Tapos, ayun,
hopefully ma-invite ka namin ulit siguro pag kasal ka na or pag pag nasa Canada ka na. Anyway, madali lang yung internet, ano? So we wish you na sana tuloy-tuloy and nice meeting you. Baka mayroon ka pang gustong ihabol, pwede kang magsalita pa. Wala ka bang gustong i-mention ulit? Maybe yung father mo or yung ewan ko kung sinong gusto mong batiin. Yes, ano lang, thank you lang sa football fans sa Hobon Puwersa, kaya Luilo, sa Barotac Nuevo, sa barangay namin. Nagpapasalamat lang ako na sinusuportahan niyo ako lagi sa mga games and sa mga messages niyo. Na-appreciate ko yun. And thank you sa lahat na sumusuporta ng Sakaya FC Iloilo, sa PFL, sa PFF, sana mas ma-develop pa. And I hope na marami pang teams yung makasali and maraming locals na mabigyan pa ng opportunity sa dito sa Manila and sana abroad. And yun, salamat sa Kaya Football Club sa pag-appreciate nila sa akin sa paglalaro ko and nabigyan nila ako ng opportunity. So yun, maraming salamat. And sa inyo, coach, na nag-invite sa akin ngayong gabi. Thank you. You're welcome, no, Jovin. So ako, nakarelate ako kanina yung pinalitan yung role mo, no, na from number 6 to number 9. Kasi ako, ganun din. Number 9, pero naging winger naman nung college. No, striker. Pero mas maganda yung coach kasi mas marami kang positions. Mas tatagal ka sa isang team. Kasi pag isa lang position mo, may papalit ka agad yun sa'yo. Maganda yun kasi total football, mas maraming position, mas advantage sa iyo. Lalo na ngayon nakapasok nga sa doon sa pool natin ng ASCAS, no? Isa sa mga factors 'yun, edge mo 'yun as a player. So, 'yun. So, thank you very much, Jovin, no, sa time, no, na kwentuhan dito sa Football Life, no, sa lahat ng mga fans ni Jovin. Thank you very much for supporting him and of course the Kaya team and we all support you towards yung AFC and syempre looking forward tayo dyan sa susunod na PFL, no, league season natin na yun nga mas maraming teams para mas maraming mapapanood yung ating mga football fans. And sana praying, no, ako ngayon magpe-pray ako na sana makapasok yung magkaroon na tayo ng yung television, no, na magkaroon tayo ng coverage para mapanood talaga yung football dito sa Pilipinas. Yes, good luck din pala sa ASCALS. Sana maka-finals na yan. Sana makuha natin yung trophy ngayon, Suzuki Cup. Yes. Good luck sa ating ASCALS team. So, sa mga hindi po nakapanood ng ating interview kay Jovin, no, pwede niyo pong panoorin pagka-tag ko kay Jovin ng ating episode na to. Nasa 99 na tayo, Jovin, no? Pa 100 na tayo. So, sa next week, 100 na tayo dito sa ating Football Life. So again, hindi pa rin tapos, Coach Aris, ang pandemya. Kaya lahat po tayo, stay safe. Ingat pa rin tayo lahat. Yun. So thank you very much, Joven. Ingat ka dyan sa hotel. May nagsabi dito, I love you daw from Doc. Yes, Doc Chivas. Okay, so ingat tayo. Maraming salamat. And yes, see you sa next na ano. Congrats, Jovin, and thank you very much. Thank you very much, guys. God bless. Thank you. Bye-bye. Hello, guys. Alam kong marami sa inyo na hanap ng pagkakitaan kahit yung sa bahay natin. Yung mga sa inyo, nagtatanda sa kaibigan o sa anak. Or kahit sa online, yan ang nanahan. Isa lang ang tatanong. Gusto mo ba kumita ng up to 60,000 pesos a month kahit nasa sahay ka lang? Tara! Mag-food business ka na! Mag-shopping online franchise business ka na! Dito, magkakaroon ka ng sisilibong SK Shopping kung saan makaka-order ang mga boxes. Pangalawa, bukod sa SK ka na,
meron ka pang alam dito food court franchise concepts na pwede mong i-offer. Kagaya na, Polo Yota, Mama Box, Putiti King, Noodle House, Harbor Factory, at Shop the King. Sa simpleng cellphone at Wi-Fi, may negosyo na. Oh, ano nang hinihintay mo? Pili Shop the King Online Franchisee na.